guys. Good morning. Kumusta na kayo dyan? Mukbang tayo ngayon, guys. Okay? Enjoyed watching. Kung baguhan kayo sa aking channel, guys. Welcome back to my YouTube channel. And of course, enjoyed watching. Don't forget to like, share, and comments. And of course, subscribe so that you'll be notified when I upload my next video. To this video, guys, magmukbang na naman tayo. Wala tayong magawa, guys, kasi lockdown. Okay. Magmukbang tayo ng tinapay, guys. At saka, ito. Now, let's get started. Kuha muna ako ng ano, guys. May nakalimutan pala ako. May nakalimutan ako talaga. Mag-upo na lang ako dito. Yung kasasahig kay. Mas komportable ako, guys. Now, let's get started. Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Most gracious and loving Father, in the name of the Lord Jesus, Lord, thank you so much for your goodness, O God. We even thank you for this great opportunity, Lord. You've been provided the foods that I'm gonna eat today, and I pray that you will bless and bless this food, that it will give additional nourishment to my physical body, Father, as I partake in this one. And of course, you will always be there to provide more foods, more mukbangs, Lord, and my YouTube channel. I will succeed soon, and of course, bless my family. We will always find us together in perfect love and harmony, O God, and also bless my YouTube supporters, O God. You help them also, that they will improve, they will succeed on their career, O God, as a vloggers. Thank you so much today, in Jesus' name I pray, Amen. Ayan, guys. Ito meron sa ice. Basag na. Kuya chocolate. Chocolate, chocolate. Ito lang ang ano natin ipalaman, guys. Of course, meron tayong hinog na mangga. Meron akong ayan, guys. Ayan, sarap yan. Sarap yun, guys, oh. Tingnan nyo. Dito lang ang gagawin natin. Ilagay natin ng hinog na mangga. Ayan. Lagyan natin lahat, guys, kay parang tuloy-tuloy na ang kain. Masyado matamis itong chocolate na ito, guys, ang guya. Ayan. Tamis din ang mangga. Damihan natin ang mangga. Ayan. Tapan na natin ito.
Malunam-nam. Masarap kasi yung mangga. Grapes flavor, guys. Oh, ang sarap. Akala ko ano na nangyari. Guys, may laman na ito ng mangga sa loob nito. Oh. At saka chocolate na guya. Chocolate. Choco spread.
choco milk. Sige lang, kain guys. Kain, tulog, kain ko. Praise the Lord. Praise the Lord talaga. Kain, tulog, mga anak ko nagreklamo, tumaba na daw sila. Praise the Lord. Sarap talaga. Sarap. Tamis guys, tamis. Ibang tamis talaga as in.
chocolate, mangga, grapes. At saka ito, boy bawang. Nga pala guys, ano na tayo ngayon, almost 6,000 infected cases na sa bansang Pinas, kaya red alert tayo, so much alarm, kasi paano na yan guys, everyday it will growing so fast, it will never diminish, not even 10 cases. Magbawas kahit 10 man lang. Padami ng padami everyday. Almost 6,000 na tayo guys. Kaya kailangan talaga stay at home talaga. At saka much ang prayer natin ngayon. Kasi sa Diyos walang imposible. Lahat ng bagay, kaya tayong tutugunin ng mahal ng mahal na Panginoong Jesus pag manalangin tayo ng taimtim. Tayo at sampu ng ating mga mahal sa buhay ay talagang iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Saka kung meron kayong maramdaman guys na nangyari, naramdaman kayo na masama talaga na ma-aching kayo, sisipon or ubo ba na kahit light lang ang ubo ninyo, mag-init kayo ng tubig kaagad. Init kayo, pakuluan ninyo, tapos lagyan ninyo yung 3 kutsarang asin. Hanggang matunay yung asin, nakakulo ng mainit na tubig, tanggalin ninyo, lagyan nyo sa Tupperware. Tapos takpan ninyo yung ulo ninyo ng towel or kumot, doon kayo. Ilang happy ninyo yung init ng sinaw ng tubig na mainit na may asin. Kasi papatay yun ng bakterya sa yung virus, papatay yun yan. Yung dito kayo nag-ano sa lalamunan natin. Kaya kailangan yung alert tayo. Prevention is better than cure, right? Kailangan talagang mag-ingat tayo ngayon. Gawin natin yung mga ano, natutunan natin o mga information na ano natin, nalalaman. Kaya wala pa tayong vaccine, wala pa tayong gamot. So, self-remedy na lang na kailangan tayong gawin natin. Kasi pangpatay din, diba? Yung mga gulay natin, putas, pag ibabad natin sa asin, ugasan natin, ibabad sa asin, magtatanggal siya ng mga bakterya. So, same with the ano, tubig na pinakuluan, lagyan natin ng asin, tapos lang hapin natin. Ang tawag doon, steam, or tuob sa Bisaya. O tuob. Tuwan ko sa Tagalog, ano ba yan? Tuob ba yan? Basta tuob. Steam.
lang hapin or ano ninyo, i-inhale ninyo, buksan niyo yung bibig ninyo, i-inhale niyo yung isabay ninyo sa pag-inhale ninyo yung ano, singaw. Singaw ng mainit na tubig. Ano? Ganyan din, si mainit 'yan. Gawin niyo for 3 to 5 consecutive days. It's either umaga or hapon. Basta mayroon kayong maramdaman to prevent the COVID-19, the coronavirus, para hindi mag ano, hindi tayo mahawaan. At saka makasurvive tayo, guys. At saka kakain tayo ng more vegetables, more fruits. Kung mayroong ano, yung mayroong ampalaya na gulay, mas maigi yun kasi mapait, di ba? Ang ampalaya na gulay, mapait. So yung dugo natin, papait din. Bacteria, ayaw naman papait. Minimize tayo ng pagkain ng matatamis, ng asukal, kasi tatamis yung dugo natin. Yan ang favorito ni the bacteria o the virus na konsumo niya yung tamis. At saka, kung wala tayong ano, halimbawa, kung sino nakakilala yung halaman na serpentina, di ba, mapait yun. Tatlong dahon lang, i-ano sa pinakulong tubig sa baso, lalagay mo, iinumin yun. Gawing tea, gawing tra every day. Yun din, prevention din yun. Kaya, mahalaga yan. Kasi hindi natin mamaliitin yung coronavirus. It's very harmful talaga. It creates, it caused a huge catastrophe in entire the world, around the world. Na 400,000 plus na sa US ng infected cases. Oh my God. Parang it's a harvesting. Parang nag-harvest. Kaya kailangan kunting ingat talaga. Kunting ingat lang. At saka kailangan law-abiding citizen din tayo. Hindi tayo pag-alagala, punta sa kapitbahay, makipag-ampukan, ano-ano lang ang ginagawa natin. Yung coronavirus, hindi natin nakikita. Ayun, nalalanghap na pala natin, nahagilap na natin. Tapos, papasa namin sa ano, mga mahal natin sa buhay, sa ating pamilya, pagdating natin sa bahay. Kasi hindi natin nakikita, di ba? Hindi tayo aware kasi hindi natin nakikita. Hindi natin alam, naka-ano na pala, naka-contaminate na. Na, nakahawa na. So, at saka, kahit na ganun na lang ang kaguluhan sa paligid, nakakatakot-takot, kagimbal-gimbal, nakakilabot, kailangan more prayer tayo sa mahal na Panginoon, magpipray tayo, nabigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan, despite all those bad or harmful things that happened around us. Kaya mayroong neutral lang ang naramdaman natin, guys. Kasi kung ang epic kasi ng pandemic, kahit ano-ano na lang ang maramdaman at ginagawa natin. Let's say for example, sa mass media, yung mahal na presidente natin, minumura na. That's the effect of pandemic eh. Wala nang kapayapaan sa puso't isipan. Instead na mag-prayer, manalangin, dahil sa naramdaman na sobrang ano na, hindi na mawari, hindi na mapakali, or sobrang worry na. Kaya nakalimutan na lang yung mahal na presidente na hindi dapat nating mumurahin, hindi natin pagsabihan ng masasama. On the media, parang harap-harapan ng pangkapalan ng mukha ng pagmumura ng ating beloved president na despite sa mga paghihirap niya, nakakaawa kaya. Kaya matanda ng ating mahal na presidente, kailangan i-prayer natin kasi ang problema na hinaharap natin, hindi biro. Kailangan tayo magtulungan. Nandoon pa rin ang pagmamahalan, pag-uunawa, pagbigayan, para tayo makasurvive. Kasi kung wala tayo niyan, we can never survive. Okay? We can never survive.
kailangan makipag-ugnayan tayo, makipagtulungan. Kasi hindi natin namalayan na distorted na pala ang values natin, no? Values of respectfulness. Mahal na presidente, mumurahin mo. Sino ka, di ba? At ito ang tandaan natin, in everything, we always give an account in due time. Kung anong itatanim natin, yun ang anihin natin. Let's say, kung magtatanim tayo ng masama, aanihin natin ng masama. Kung magtatanim tayo ng mabuti, mag-aanihin tayo ng mabuti. Kung magtanim tayo ng hangin, aayo tayo ng bagyo, di ba? Kasi, mag-ano yan eh, multiplied. Isa lang minumura mo. Pero all the citizens of the Philippines, mumurahin ka rin, di ba? Ang palingkalip ang right sa media. Yan ang tandaan na mahirap na talaga, hindi natin yan gagawin. Talim ka ng hangin, aani ka ng bagyo. It's not the Filipino citizen who ruin your image. But it's you. Ikaw mismo sa sarili mo ang sisira ng image mo sa mass media. Kung hindi ka mag-iingat, kung bira ng bira ka lang. Wala kang pakialam. Bira ng bira ka, ikaw lang talaga sa sarili mo. E sabi, respect yourself so that you'll be respected also in return. Yan talaga. Respect yourself so that you'll be respected in return. Okay? Isa rin akong ano, nagagalit kasi nasaktan din. Parang, alam mo naman, pag ang tao, bilang tao, madali tayong masasaktan dahil marupok yung puso natin dahil tayo ay tao. Yung nasaktan pa naman ako, yung nabasa ko talaga na minumura yung beloved president natin. Nagagalit talaga ako. So, hindi ako nakapigil, guys. Nakaano ako. Nakakomment ako na hindi maganda talaga. After a few days, minura ko din. Kasi, baga ba sa Bisaya ba, ma-appeal kong pagkaway buot. Kaya, ayaw ko nang ulitin yun. Tama na yung lumabas yung galit ko. Ha? Huh? Kaya mga opponents dyan, mga disclaimer, mga bashers, I'm sorry to tell you in advance na wala akong pinatatamaan. Sa akin lang, mahalin nyo ang presidente o hindi, it doesn't matter. Ang hiling ko lang, pakiusap na we need to respect with each other. Respect to some people, respect to yourself, yan ang halaga. Parang anihin mo rang respect ng ibang tao, especially to the persons of authority in our government, dahil kaisa-isa din yan na kalooban ng Diyos na kailangan we respect to the persons of authority, to government. Dahil kung magre-rebuild ka, maghimagsik ka laban sa pamalang, kaaway mo rin ang Diyos dahil ayaw ng Diyos na mapanghimagsik na lahi, mapanghimagsik na tao. Kasi ang Diyos hindi nalulugod kung sabihin mo na ikaw ay tama, but you are a subversive person, you against the government, God is also against you. God will punish you. Tandaan mo yan. Totoo ang sinasabi ko. If you are a subversive people, rebuilding tao, mapaghimagsik, God is against you also. God will get angry with you. God will punish you. And soon, you will give an account in due time. Tandaan mo.
So nga pala guys, abangan ninyo yung mga videos ko kasi I want to share some knowledge, a bread of life, some thoughts, some injunctions that comes out from the Bible. I want to share to everyone para naman na about the Bible, about the Word of God. I want to give more elaborations to explain, just to clarify yung hindi pa nalilinawan, yung hindi nakaintindi. Ipapaliwanag natin ng maigi in a simple way na papapaliwanag para maintindihan. Hindi tayo nagtataas sa sarili natin, kundi ang Diyos lamang at pinataas natin. We glorify God kasi tayo nabubuhay para sa Diyos. Diba? Kaya, kailangan natin i-share. Kaya abangan nyo guys. Unti-unti kong i-share sa inyo. Explain ko yung some injunctions from the Bible. Papaliwanag ang tawag natin doon, a bread of life, a thoughts for the day. Para sa araw-araw may patnubay tayo na salita ng Diyos. Kasi sabi sa Bible, a man should not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Totoo yan guys. Kaluluwa natin, kailangan ng salita ng Diyos. Tayo'y mamumuhay ayon sa palatuntunan, ayon sa kalooban ng Diyos na siyang magdadala natin sa buhay na walang hanggan. Okay? Sana na-enjoy kayo sa pagpanood ng aking video guys, and you will always be there, na laban lang kahit na medyo mabagal, medyo na parang naramdaman mo na gusto mo ng umurong, but don't do that. Laban lang, it doesn't matter nung tayo parang pagong, umuusad tayo ng parang pagong, but it doesn't matter as long as that we gonna reach into the finishing line. We hit our goal. Doesn't matter. Ako nga, sabi ko sa sarili ko, it doesn't matter kung aabot ako dito ng ilang taon. As long as masaya ako sa ginagawa ko with my passion on vlogging, sharing something to everybody, yun lang. Masaya na ako guys. Nandito na tayo eh. Kayo huwag kayong uurong. Huwag hihinto. Don't be a quitter. The winner takes it all. Mind that. Okay? Maraming salamat. And I promise that I will support you back. Mag-comments lang kayo ng aking vlogs. Parang makita ko kaagad. Then, I'm gonna come to your video. Makita nyo ako dahil mag-comment talaga ako, guys. Yes. Masaya akong mag-comment. Ihatid ko sa inyo kung anong naramdaman ko. Yung pagmamahal ko sa inyo, guys. Kaya, don't forget to comment, parang makita ko kayo at mababalikan ko kayo guys. Promise. And don't forget to like, share, and subscribe. So that you'll be notified when I upload my next video guys. Stay safe, dahil lockdown pa, malayo pa ang April katapusan. So, stay safe with your loved ones, your loving family. Remain strong, just be happy, be yourself. Be yourself and stay as sweet as you are. I love you everyone. I love you, but there is Jesus loves you more and more. Mwa. Love you guys. Bye-bye guys. Bye-bye.